Magandang buhay mga karava! Isang kwentong muli ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Tunghayan po natin ang kwento ni Noah, isang mangangalakal na nabigyan ng isang magandang oportunidad dahil sa kanyang angking kabaitan. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakiclick po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa paparating ko pang uploads. Tirik na ang araw, bukod sa masakit nang tumatama ang sikat ng araw sa balat ni Noah, ay nakakaramdam na rin siya ng gutom. Kaya nagdesisyon siyang itigil muna ang pangangalakal at maghanap na masisilungan upang makakain at makapagpahinga na rin. Nang may lalaking tumatawag sa kanya at hindi niya ito kilala, kaya nagdadalawang isip siya kung siya nga ba ang sadya ng lalaki. Kuya! Patuloy sa pagtawag ng lalaki, huminto si Noah upang siguraduhin siya nga ba ang tinatawag ng lalaki. Ako ba ang tinatawag mo? Turo niya sa sarili. Agad namang tumango ang lalaking mukhang kanina pa siyang sinusundan dahil hingal na ito. Hindi niya kilala ang lalaki at wala siya maisip na dahilan upang habulin siya nito. Kuya, manghihingi lang sana ako ng tulong sa inyo. Hinihingal na sambit ng lalaki. Anong tulong ang kailangan nito? Kung pera'y wala itong maasahan sa kanya. Nasiraan kasi ako kuya, sabay turo sa motor na iniwan sa di kalayuan. Hindi pa ako naghihintay na may dumaang sasakyan o kahit tao man lang upang humingi ng saklolo. Kaso 2 oras na yata ako nakababad sa initan. Hanggang ngayon ay wala man lang ako nakitang may sasakyan o taong nagawi sa lugar kung saan nasira ang motor ko, paliwanag ng lalaki. Naku, wala po talagang dumaraan na sasakyan o tao man riyan, dahil sarado na ang daang iyan, wika ni Noah. Ano ba nangyari sa motor mo? Ipinaliwanag ng lalaki ang nangyari sa motor nito, saka nagtanong kung saan ang mas malapit na repair shop. Tapunan na lang kasi ng basura ang lugar na ito, iho. Kaya kung mapapansin mo'y puro nangangalakal na lang ang napaparaan dito. Malayo-layo pa ang repair shop na sinasabi mo. Kung gusto mo'y sasamahan na lang kita para hindi ka na maligaw ulit, ang wika ni Noah. Baka maabala kayo kuya. Hayaan mo na kaysa iwanan kita rito, wika ni Noah. Hila-hila ang motor ng lalaki. Sinamahan niya ito sa sinasabi nitong repair shop. Habang naglalakad ay nagkukwentuhan sila ng lalaking na kilala niya sa pangalang Joel. Naku, imbis nakakain at magpapahinga na kayo'y, inabala ko patuloy kayo kuya Noah. Nahihiyang sabi ni Joel. Sus, ayos lang yun iho. Mas maiging samahan kita, baka kasi maligaw ka na naman sa lugar na ito. Mas kabisado ko ang lugar na ito, kaya alam kong hindi ka mapapahamak. Sa susunod ay mag-iingat ka sa mga lugar na hindi mo kabisado, ang sabi ni Noah. Yung tinatahak mo daan kanina'y tapunan yun ng kung ano-ano at likado ang dulo ng daang iyon. Baka iyon ang dahilan kaya nasira ang motor mo. Prinotektahan ka pa rin ng anghel mo, nakangiting wika ni Noah. Salamat po kuya. Mag-isa na lang ba kayo sa buhay kuya Noah? Tanong ng binata. Agad namang tumango si Noah. Oo, mula nung nakulong ako't nakalaya, matapos ang ilang taon ay sinanay ko na rin ang sarili kong mag-isa. Kwento ni Noah. 7 taon na rin akong nakulong sa kasalanang inako ko lang, dahil ayoko makulong ang babaeng mahal ko. Kaso habang nasa kulungan ako't pinagdurusahan ang kasalanan ni Yay, nabalitaan kong nakipagtanan siya sa ibang lalaki. Kaya mula noon ay hindi na ulit ako muling umibig pa. Sinanay ko na lang ang sarili ko na mag-isa to lang kasama. At dahil ex-convict, walang sino mang tumatanggap na trabaho sa akin. Kaya nangangalakal na lang ako, malungkot na sabi ni Noah. Agad namang nakaramdam ng awa ang binatang si Joel dahil sa ikinukwento ni Noah. Hindi kaila sa lahat na kapag galing sa kulungan ng isang tao'y kinakatakutan at hinuhusgahan ng karamihan.
Ano bang alam mong trabaho, Kuya Noah? Maya-maya'y tanong ni Joel. Marami. Driver or kahit helper, sagot ni Noah. Hindi kaya'y may dahilang dinala si Joel sa daang iyon? Isang palaisipang gumugulo sa isipan ng binata hanggang sa marating nila ang repair shop na maaaring umayos sa kanyang nasirang motor. Bago tuluyang maghiwalay, sina Joel at Noah ay nangako siyang babalikan ang lalaki at tutulungan makahanap ng trabaho. Makalipas nga ang dalawang araw, ay naging panauhi ni Noah si Joel sa kanyang maliit na bahay. May dala itong damit, bagong sapatos at bag na kanyang gagamitin dahil papasok na ito bilang driver ng pamilya ni Joel. Umiiyak na pinasalamatan ni Noah si Joel. 4 na taon na ang lumipas mula noong nakalaya siya sa bilangguan ay hindi na kailanman inisip na pwede pang magbago ang buhay niya. Matapos siyang makulong sa kasong may kinalaman sa droga na hindi naman niya ginawa. Alam niyang wala magtitiwala sa kanya, pero kakaiba nga talaga mag-isip ng paraan ang Panginoong Jesus. Salamat Joel, hindi ko kayang pigilan ang huwag maiyak. May dahilan nga yata kung bakit ka napadpad sa lugar na iyon. Nagpapasalamat ako dahil ikaw lalaking tinulungan ko. Utang ko sa iyo ang pagbabago ng buhay ko, Joel. Naiiyak na wika ni Noah. Sa panahong nawawalan ka ng pag-asay, laging pakatatandaan na nandyan ang Diyos Ama upang tulungan tayo sa paraang hindi natin inaasahan. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maaari nyo na pong ibahagi ang inyong opinion at reaksyon sa video na ito. Pakiclick po ng subscribe button at pakiclick din ng bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang uploads.